Deacon. Going up against a double team, Jeffrey Moore has access to the bucket. Wonder yourself on that normal replay of that last bit of action was Juan Fernandez actually wanting to dish up the against Master Jaworski. We're crossing the Twilight Zone. That's an eternity of basketball ahead of us. Right, here we go once again for an eternity of basketball. Parte po kami ng Globally Ballin' Network. As part of the Globally Ballin' Network, we have the YouTube channel of Globally Ballin'. That's where you're going to see all our past episodes, the most trending episodes. Benji Paraf still at number one, followed by Mon Fernandez all the way down to Philip Cesar at number 10. Which one is your favorite? Well, keep watching and find out. We're on Spotify as well. Check out the Globally Ballin' YouTube channel and Spotify. The links are found in the show's description. Subscribe and listen and follow anytime. Look at the Globally Ballin' Network, globallyballin.com, for original articles, audio and video projects. All the shows, Eternity of Basketball, Hang Time, Mukbang, Who the Heck Are We, Next Man Up, all those shows are there on the Globally Ballin' Network. And then catch our episodes live now on Twitter as well. Aside from Spotify, Facebook, YouTube, we have Twitter as a means to watch our show. Okay, and then of course, Linktree.com/globallyballin is the link that you need to have access to all of that I just mentioned earlier. So here we are. This is episode 140. I'm Charlie Cunha, together with Jay Mercado today. Hey, Jay. And then si Sid Ventura, siyempre, as usual, is here. And Noel, wherever you are, keep be safe. So nandito kami, and our guest for today, guys, ano to, mostly coach ito. Pero nag-player din, unbeknownst to many. Naglaro rin si coach sa JRC, played in the Mika as well, and even in the PABL before transforming into a playing coach and then naging coach na talaga, assistant, head coach for several teams in the PBA, hanggang NBA, PBL, and now still coaching very actively today. In fact, he's going to join us from a site where his team is playing in Thailand. And so he's gonna join us and tell us his story. JRC, heavy bomber ito. Kaya pasok na natin sa show ang ating guest, si Coach Arlene Rodriguez. Coach, welcome sa aming show. Good morning, everyone. Maraming salamat sa pag-invite niyo sa akin dito sa AEUPL. Thank you so much, Coach. Thank you for coming on our show. At we were very happy that you're here and in the long line of JRC players. JRC, kasi nung panahon nyo, JRC pa yan. Hindi pa JRU yan. So, pag-usapan natin, Coach, ha? Alam natin, basketball playing family ang pinanggalingan mo. Dahil yung kuya mo, nag-guest na rin dito dati, si Sir Yuli. So, tell us about your beginnings in basketball, Coach. Paano ba nag-umpisa yung love mo for the sport?
Una-una, sa kapatid ko rin, sa mas matanda siya sa akin, napapanood ko siya. Nag-umpisa ako sa Darong Calle, 3-on-3. Pustahan, yelo-yelo. Nag-player ako sa Manuel E. Rojas High School. Okay. Ang coach ko ron, si Liwanag. Coach ng Mapua. Tapos noon, kinukuha niya ako sa juniors ng Mapua. Inausap ako ng brother ko, sabi niya, bakit hindi lang pupunta? Eh, nandito ako sa JRC. Kaya napunta ako ng JRC. Oo nga naman. Right, right. Coach, anong laro mo? Anong position ng laro mo? Point guard. Okay. Kasi nga point guard noong araw, malalaki din eh. Pira yung maliliit. Kailan lang yung araw, sila Billy Aparentos, Aling Castre. Pero iba, malalaki na eh. Malalaki yung mga point guard noong araw eh. Ano bang height mo noon, coach? Or ano ba, what's your height? What anong playing height mo? Mm-hmm. Freeze ba? Nag-freeze yata. Oh, no, wala ng konti. Coach, are you there? Ayan, kumalaw. Choppy, nawala. Okay, andito. Oh, yun. Sige, coach. Coach, ano bang height ninyo? Kasi point guard, tall point guard ka nga. Anong height mo? Diretso. Yeah. 6 flat. Okay, 6 flat. Okay, so point guard nga talaga. So, mas matangkad kayo si, sa'yo si Sir Yuli. Si Otto, 6'1 siya. Mm. Ah, 6. So, konti lang ang gap pala ninyo. 6'1 siya, 6'1. Okay. Pero matangkad nga yun for a point guard, ah. Kahit na... Yeah, today. At that time, yeah. Mm-mm. Yeah, especially even during. Oh, yeah. Jaworski lang ang alam kong 6-footer na point guard nun, eh. Yeah. Okay. So, ano, light bombers pa lang, coach, naglaro ka na sa JRC? Mm. Oh, nagdaro ko JRC sa high school, sa juniors, 71. Mm-hmm. Tapos sa college, sa seniors, 73. After nung champion automatic... nila PT. Oo. Pero automatic yun, coach, na yung nasa JRC light bombers ka, automatic na yun na pumunta ka sa heavy bombers o may mga ibang schools kang kinonsider na puntahan? Hindi na, kasi ando na yung grupo eh. Doon na yung mga barkada ba? Barkada na yun eh. Wala na yung mga juniors doon. Napanikan din ng college. Kaya hindi na ako na gano'n. Coach, sino mga idolo nyo na players dati? Eh, siyempre, si Danny. Danny Plotencio. Sila Bumstar Ronaldo. Si Don Ramon. Don Ramon. Pero nung panahon na yung coach, Iko, Ismael kayo? Hindi, bata pa ako noon. Hindi ko na-appreciate. Kanino kayo kakampi? Iko. Ah, Iko kayo. Iko. Okay. Pero, sino yung ano, sino favorite player mo sa Iko? Si Rene Canent? Hindi naman. Oh, syempre. Jasper. Sige na nga. Sila Freddy. Sunny Reyes, ready. Okay. Pero si Utol noon, nasa Utibo. Utibo Opel. Oo. Tama. Kaya lang, bata pa lang siya. Nasa JRC pa lang siya noon, nasa senior. Bata pa siya. Okay. Pero yan, pag na mayroon nilaro sa Rizal lang Utibo, nanonood ako. So Utibo coach, fan ka? Hindi. Dahil sa Utol ko. Oo, siyempre. Pero coach, sabi mo, ano, barkada nyo, nag-gravitate sa college. So, sino yung mga yon? Na kasama niyo barkada na lumipas si Amanda Torres. Amanda Torres, okay. Si Crispin Galilan. Si Crispin, yeah, correct. Crispin Galilan. Si Renan Pablo. Si Renan Pablo na ako na sa senior. Pero magkakabarkada kami sa juniors. Okay. Kaya doon na rin napunta. Oo nga naman. Di ba? Kung nandun na rin yung barkada, why not? Di ba? Tuloy-tuloy na kayo doon. Tapos si Jimmy Javier, naglaro na si seniors, kapit-bahay na naman sa punta. Kaya, markado ko na rin sa punta. Kasi tingin Pangasinan yun eh. Doon natin sa punta, sa mga pinsan niya. Okay.
Si Renan yung makeup. Sige. Oh, si Coach, kamusta yung performance naman ng team mo sa JRC? I mean, no high school, lumaban ba kayo ng championship? And then sa college, syempre, ano yung parang performance ng team ninyo? Hindi kami nakawala sana eh. Sa top 4 eh. Palagi kami nasa top 4. No. Yung, nakalimutan ko lang yung champion ng Ateneo ba sa college. 69. Tinalo pa namin sila sa elimination sa Araneta. Ayan, tama. Oo. Hindi ko lang matanda kung year yun eh. Basta 69. Okay lang yan, coach. Ano yun? Exempted ka na sa mga taon. Okay lang yan. Hindi mo na kailangan. Sila Carpio na. So, 70-something na. Later na. Mid-70s na. Ibang kapatid. 76. So, 75. 75 ba? 75. 75, 76 ang champion. Champion sila, pero nalang namin sila sa Araneta. Elimination. 75 nga sila. Coach, nung pumasok ka sa seniors, defending champion ng JRC noon, 'di ba? Nag-champion sila 72. So, umangkat kayo 73. Ah, so may expectations ba noon na mag-repeat kayo? Alam ko wala na si Philip Cesar, pero ano ba yung expectations ng school noon na i-defend yung crown nyo? Oo, talaga kasi andun pa naman sila, sila Boy Cesar, si David. David. Saka maganda performance namin, hindi nakalimutan ko lang. Hindi ko alam kung third lang ata kami o hindi ko lang matanda ko, lumaba kami ng championship eh. Pero ando kami palagi. 1-2-3 position pala, palagi na ando kami. Ando kami palagi. Si Baste, ang nag-champion nun. Baste ang nag-champion nun, 73. Sila Boy Mora. Baste ang nag-champion nun. Ano ba nakalaban nila nun? Yan ang kailangan yata, malaman. Ang alam ko, parang kayo eh. Hindi ko nga, kami nga ata. Oh. Parang nakuwento ni Amang yun eh. Oo, kasi ang nung nagdadaro ako doon, parang hindi kami nawawala sa apat eh. Hindi kami nawawala sa apat. Palagi kami nandun. Coach, may former player kayo na nanonood ngayon, si Aldo Perez. Oo, si Aldo. Masaya na 99. Oh, binabati ka niya. Hello daw. Hello daw to coach. Saka, good morning. Nanonood din yung dating best import, unang best import ng PBA, si Andrew Fields. Hey Andy, thanks for watching again. Maraming salamat. Andy. Hey Andy. So tuloy-tuloy, nasa ano ka na? Nasa JRC ka na, Heavy Bombers. And then, siyempre yung natural gravitation niyan is pupunta ka nga sa amateurs, di ba? Kukunin ka na ng commercial team. Nakapaglaro ka sa Mika, no? 1977. Ano yun? That's after na. Graduate ka na ng JRC noon. Oo, tapos na. Okay. So, habang naglalaro ka, hindi ka pa pwede maglaro sa Mika, di ba? Habang player ka sa JRC, bawal pa. Hindi pa. So, paano? Ba't ka napunta sa, no? Sa Presto, coach? Bakit sa Presto ka na napunta? Ang coach kasi ng Presto, si FC Presto sa Mika, si Boy De Vera. JRC. JRC legend. JRC connection. Kaya nakikita niya kami. Parang, kasi nasa athletic ng JRC yan eh. Andun palagi sa opisina ng nakikita niya yung ensayo namin. Pero wala siya sa coaching staff. Coach ng Mika, si FC, pero nasa athletic department siya ng JRC. Okay. Kaya nag-opisina siya. JRC. Nakikita niya kami kung nag-iinsayo sa kanilang laro. Right. Coach, medyo nahihirapan kami mag-research sa iyo, no? Kasi hinahanap namin yung pangalan mo sa mga previous articles. Hirap na hirap kami kasi meron ko kapangalan na first name, Arlene Reyes. No? Tapos naglaro sa JRC din, tapos naglaro rin sa CFC. Yung pala kayo pala raw 'yon. Ano bang kwento talaga doon? Medyo mahaba yung kwento yun eh. Kasi yung mother ko, nung pinanganak ako, medyo nagkaroon ng sakit. Yung sakit niya nakakahawa. Ginawa ng father ko, kinausap niya yung tita ko na may asawa na Reyes, na walang anak. Okay. Sabi ng father ko, Gloria, alagaan mo si Arlen kasi hindi pa pwede sa matabi sa mother niya. Sabi niya, sige, pero hindi niya na pwedeng kunin to. Sabi niya, kasi wala rin siya anak eh.
Anak ko. Ito. Ayan. Doon ako lumaki. Eh, nung araw, pag nag-aral ka, hindi naman haro sinahanap yung birth certificate. Eh, may baptisma. Arlen Rodriguez. Dinuktungan nila ng Reyes sa dulo. Okay. Tapos nilagay nila sa baba ang father ko, Atanasio Reyes, ang mother ko, Gregoria Rodriguez. Yun yung ang tita ko. Ganun na ginawa. Grabe, no? Tanggap naman ako sa... Kasi public school ako nag-aral, eh. Public school. Okay. Dire-diretso na. Bumalik lang yung Rodriguez ko nung kinasal ako kasi kailangan ng birth certificate. Okay. Kaya mga record ko sa eskwela, nag-uwan lang kami ng affidavit sa attorney. Nagpa-attorney nila kami. Grabe, so, nagpapalit pa kayo ng pangalan sa NSO? Hindi na, kasi okay. Birth certificate ko, Rodriguez na yun, eh. No, Rodriguez na yun. Oh, kumbaga binalik mo lang sa tama. Oh, alam naman yun, alam nila istorya. Okay. Kasi nga, nakakasama ko sila, nagtataka sila bakit rin siya ginagamit ko. Ah, ikaw kwento ko na. Saka yung kapatid ko, pinukwento rin. Ganun na. Kaya alam din nila. Kaya hindi sila nagtaka. Yung iba lang na hindi tika JRC, saka yung mga hindi ko kilala. Nagtaka sila lahat. Oo. Well, Coach, nasa usapang pangalan na rin tayo, no? Tatanong ko na rin. Paano nyo nakuha yung name na Arlene? Bakit yan ang name na binigay ng parents mo sa'yo? Siyempre, marami nagtatanong. I mean, obviously, alam mo naman yun na yung unang reaction ng tao is akala nila pambabae yung pangalan na Arlene. Alright. Tinatanong ko naman sila. Sabi ng father ko, meron naman daw na artista sa estate, Arlene din ang pangalan, lalaki. Hindi ko alam kung ano. Hindi ko naman masyadong tinatanong na. Ilang nasabot sa akin. Okay. Tapos, may palayo ko ba, Coach? May tawag sa iyo yung parents mo? Arlene talaga? Ever Arlene since? Din. Iba. Len. Isang Len. Len. Okay. Okay. So yun, oh, doon na tayo. Klaro na sa atin yung tungkol sa name, yung Reyes. Si Jay Mercado, no, isang araw pa tinatanong sa akin ni Jay yung tungkol doon sa Reyes na yan. Eh. May isa bang nagbuwabati sa iyo, Coach? Oh? Si Onchi. Yun. Player ko sa Masagana 99 yan, saka sa Shell. Nag-abot ko sa Shell. Correct. Oh. Tapos Ramon, may buwabati sa atin, no? Ayan. Si Noel Zarate, binabati ka. Sa Vietnam na rin sa akin. Magkasama kami ni Noel sa NBC. Yeah. National Basketball Conference. That's right. Okay. Tuloy natin yung kwentuhan, no? So you're playing already sa Presto. Kamusta naman yung laro mo doon? Sino mga teammates mo doon sa CFC Presto, Coach? Tatanda ko doon si Chris Kalilan kasi magkasama kami doon. Egay Fernandez, nag-credito yun eh. Rata Espinosa, Julioso, Borselis ata, hindi ko alam kung FBO. Borselis, Tapos may mga Air Force na player. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan kasi medyo matagal na. How competitive was Presto? Sina Reyes din. GRC din. Kasama ko rin. Jay, before you ask your question, no, Point out ka lang yung isang fan natin dito, follower natin, si Robert Viola. Naging coach ka raw niya, Coach, sa Best Center back in 1989. Sa Milo Best. Sobrang pasensyoso kaya. Sobrang pasensyoso raw kayo. Aba, very very rare yan. Ha? Usually, medyo masusungit yung mga Best Center coaches. Eh. Medyo seryoso masyado. Pero pasensyoso raw si Coach Arlene. Ah, sama ba experience mo, Charlie? Hindi ako. Napansin ko lang. Ganun sila eh. Nagtataka na sa kasi akin yung mga player ko. Hindi daw ako napipigon. Sabi ko, nagturo ako sa bata. Nagturo din ako sa special, sa Olympics. Okay. Special Olympics, alam mo na, sa basketball. Right. Sa mga senior. Kaya sabi ko, matyaga talaga ako. Biro nyo, special Olympics, tinuruan ko.
Oo okay nga yun, naman. Oh. Okay yun, coach. Mabuhay ka. Galing, galing. Great, coach, great. Yung team ng CFC noon, teammate yung sina Aranzazo, sina Trevino, si Dungka, yung mga yan, hindi. Parang, ano, parang hindi yata, hindi. Pero, nung time na yun, kapanahunan ng rivalry ng Solid Mills, ng Eco, yung mga yan, no? Hindi kalakasan ng CFC noon, no? Anong tingin niyo yung kulang ng CFC noon para bakit hindi sila makapasok sa semis o kaya sa finals ng Mika anong time na yun? Late na rin kami mag-practice. Okay. Uh-huh. Pati pala si ano dun Saga yung tatay ni ano si Bonoy naging vice mayor ng Kaintaba ng ande ng Taytay kasama ko doon. Okay. Yung tatay nila Tony dun Saga. Okay. How many years ka coach naglaro sa Mika? Isang season lang eh kasi medyo nagkaroon ng problema yung tuhod ko. Eh, okay. Laro-laro lang ako sa labas kasi ang mahirap sa pag-team sa Mika sa eskwela yung practice eh. Eh pag laro labas, laro-laro lang. Tugot-tugot lang, bayad-bayad. Ganun. Para exhibition lang yung dating. Sa CFC, nag-practice pa ako sa Quispe. Grupo na ng Ateneo eh. Ah, yeah. Doon, sinagastong. Tagal doon sa Xavier nag-insayo. Tagal ko nag-insayo siguro ng tatlong linggo. Eh, may humugot sa akin sa labas. Medyo na ano nga yung tuhod doon. Nahihiya na akong bumalik. Okay. Eh, sabi ng grupo nga, ba't hindi na akong bumalik? Eh, sabi ko, nahihiya na ako. Alright, so puro larong labas na lang ang ginawa mo after that. Kasi yung next playing, yung next professional, hindi professional, pero amateur pa rin, yung next team na formal na sinalihan mo, PABL na, maisagana na. Inter-club pa. Inter-club ka pa. Saka yung isa pa, dalawang klase inter-club, may isa pa eh, may isa ang liga pa na ano eh. National Seniors. National seniors. Wala. Nag-freeze. Nagiging choppy si coach. Oh, nag-freeze. Coach, nawawala ka, coach. Ayun. Ayan. Okay na. Oh, nag-stabilize na ng konti. Yes. Oh, yeah. Okay, coach. Medyo bumalik. Malaking maganda siguro. I think we should start, no? Let's go into the photos already. Sige, coach. Sige, tuloy mo, coach. Wala na lang tuluyan. Hindi, pinandyan eh, oh. Paputol-putol. Mm-hmm. Coach, sandali. Ano, nawawala-wala yung kwento nyo. Sayang. Ayun. Nag-ano na, oh. Parang nag-reboot na. Ayun, so, a bit of technical problems here with Coach Arlene Rodriguez. Hopefully, mag-stabilize, no? He's in a hotel in Thailand. Kasama niya yung kanyang current team na kina-coach niya yung TUP Greyhawks. And they're playing over there in Thailand. So hopefully the internet stabilizes there. But, you know, so we're learning about yung kanyang playing career. Siyempre, kilala-kilala si Coach Arlene as a coach. No? Everybody knows him as Coach Arlene, PBA. And then even until now, nag-national team coach din yan. Problema, hindi nila alam na player din siya dati for the JRC team and in the Mika and the PABL as well. No? So hopefully we get to that. Malaman, kasi ang records natin, 1977, naglaro siya sa Presto, sa Mika. And then from there, parang 80s, tumalo na ng 80s eh. Yun nga tinatanong ko sa kanya, but according to him nga, he still played in intercollegiate. Yeah. And the tournaments, no? National senior. Ah, inter-club. Inter-club, rather. Mm. So, di ba? Sana malinawan tayo doon when he comes back into the feed. No? Di ba? Yeah. Anyway, in the meantime, we'd like to thank our friends from the last week na tumulong sa atin dito sa AOB coverage. Aldo Perez, siyempre, maraming salamat sa iyo. Pati na rin
Sino ba to? Kailan ba mag-guess si Aldo? Oh, yun na nga. Si Aldo Perez tanong. And Rizal Raul Reyes. Ha? Si Rizal Raul Reyes. Sila yung mga stars yun. Star senders natin last episode. Yeah. Yung dalawa. So, salamat. Thanks so much for sending us stars. And if you're watching us on Facebook, you can send us some stars, you know? Yes. That's something you can do to help us here in our show. With our upkeep and of course all our production and all of that that we do behind the scenes. Hindi naman kasi libre ang pag-ano nito. Yeah. Pag-produce nito. So any amount will help. Just send some stars our way. That's right. Okay. Diba? We will start our slides the moment Coach comes back in. Hopefully he's back ASAP. Diba? So inaantay ko pa si Coach. Sana makabalik siya. Ayun, salamat. You want to do, yeah, you want to do that, no? You want to do the halftime, let's do the halftime slides. Yeah, let's check this out. Okay, we remind everyone, part of the Globally Balling Network, the shows on the network, Next Man Up, ito yung pinakabago, no? With Diego, Dario, and Jello Vito, mga UP boys. PBA playoffs ang pag-uusapan. Aaron Black, coach nila, ang guest nila. Tapos, if you enjoy our show, aside from sending us stars, on Facebook, you can also send us some love and rate us on Spotify. 5-star ratings only, please. Sana. If you wish. So, watch and listen to us on Spotify. Pwede rin kayo maging monthly supporter ng AOB on Spotify. Show us your support. $4.99 or $2.50 a month and we will recognize you in our future episodes if you become our monthly supporter. Our most popular episodes, dyan si Coach. Most popular episodes on Spotify, Benji Paras, all the way down to Jojo Leftimosa. So keep listening and watching on Spotify. Bring up your favorite players' episodes on the list. And then Globally Ball in Southeast Asia. So Facebook, follow them for tidbits. So, okay. So Coach is back. Coach, you're back. Okay na. Nag-stabilize na konti. Sayang, may kinikwento ka tungkol sa Interclub, ganyan-ganyan. Tapusin mo muna yan bago tayo pumasok sa photos. Coach, pakiulit yung kinikwento mo bago ka na-cut. Nga, nagdadaro ko sa Interclub. Ang coach namin doon, si Coach Boy Asque. Okay. USL Boy Asque. Tapos nung nawala si Boy Asque sa Maisagana 77, nag-concentrate siya sa PSBA. Siya ang coach sa PSBA. Okay. Ginawa nung manager namin, kapatid ni Director Panganiban, Boss Ding, Panganiban, Agriculture. Mm. Yes. Si Fred, yung kapatid niya, inuusap ako. Sabi niya, Leng, ikaw na mag-coach ng team. Ikaw na mag-coach ng team. Kasi ako yung pinaka-mature na ba? Puro bata yung kasama ko. Siguro, mas matanda ako sa kanila ng mga 5 years eh. Kasi okay. Mga college player sila. Mga player ng PSBA, NCBA. Tapos sabi ko, Boss, gusto ko ba maglaro eh? Hindi, mag-play coach ka. Sabi ko sa akin. Laro ko ng playing coach. Kaya lang, hirap pala. Kaya nung sumunod ng mga liga, nag-concentrate na ako mag-coach. Yun ang, okay. Yun, nag-coach na ako ng Marisagana 77. So, nauna ka pala kay Jawo, mag-playing coach. Kaya nang TBA naman yun. Ito yung tapos lang. Ganun pa rin yun. Pero coach, so you concentrated on coaching. Bakit coaching ang napili mo over playing? Hindi ko alam eh. Pero nung may nagkaroon na ako ng problema sa tuhod, parang may nagpuntang NCAA champion sa US dito, yung team. Tapos sila sa dyaryo na magkakandak sila ng clinic sa Rizal Memorial, free. Pumunta ako. Tapos doon, may mga teacher sa PE, mga coaches. Nanonood doon ako. Tapos doon ko nakikita yung paano pag-develop daw ng mga butter finger, yung ball handling, tapos yung mga ball side, offside, yun ang, ano pagka, nagkaroon ako interest, sabi ko, ganito pala ang training. Sa amin, jogging, round robin, laro, ganun lang. Nagkaroon ako ng interest. Pagkatapos, nag-coach ako sa barangay. Pinagawa ko doon yung practice. Nagtataka din sila. Nag-effective, nag-champion kami 3 beses.
Sabi sa akin, nung kaibigan kong may kaibigan kasi ako doon, hindi marunong maglaro. Eh, medyo may edad na, police kay barkada ko. Nakagamit ko siya, pero nananalo kami. Hindi siya marunong maglaro. Sabi sa akin, pare, ambusinin mo na yan. Sabi, pwede ka dyan, sabi sa akin. Nanalo na ako nagtuloy. Parang ano? Parang calling sa iyo 'yun. Parang may nag-shine sa iyo, may senyales na coaching talaga ang ano mo eh, dapat pasukin mo, ano. 'Di ba? Oo nga, siguro ganun nga. Well, we have some former PBA players watching, si Ben Obrique, sabi niya, yeah. Teammate niya sa PSBA si Boy Asque. 'Di ba? Oh, 'yun, no. Ayun si Ben Obrique. Tapos syempre si Daddy Gus, Andy De Guzman, nanonood din, ha? Good luck daw sa games nyo. Everybody siya. Daddy Gus! Daddy Gus! Please check your inbox, Daddy Gus, ha? May mga messages kami sa iyo sa inbox mo. Please check your inbox, Daddy Gus. Natatawa okay. Lang sa comment ni Ben Obrique yung kay Boy Asque. 5'6 lang daw, pero pag nalasing 6-footer na, kahit sinuro, baka muna nasuntukan. Iba talaga, alam mo, may legal term yan eh, yung alcohol, pag when you take it to embolden yourself. You take it to embolden yourself, di ba? Ganun yun, para, di ba, pag nakainom ka na, biglang tumatapang ka. Yun yung ibig sabihin. Kailin mo, 6-footer ka na. So, nandun na tayo sa point na nakwento nga ni Coach Arlene na, from playing, nag-transition to coaching already. So, perfect na perfect. Umpisahan na natin yes. Yung time capsule natin, di ba? Sakto. Yes. Let's go to the time capsule, Coach. Magpapakita kami ng mga photos na nahanap namin from your career. No? So, time capsule is brought to us by Champs House of Chicken. Check out their house roast chicken. Itong Champs House of Chicken, napakasarap yan. Especially yung kanin, mm-hmm. Saka yung mga sauces. Ito yung mga contact numbers. 0968311-7272 and then they're on Facebook and Instagram as well. Champs House of Chicken. They deliver to Metro Manila, Cavite, Laguna via Lala Move and Tok Tok. So please try some Champs House of Chicken. Okay, let's go to slide number one. Si Sid Ventura naghanda nitong slides natin. Ito, Kocho. Ito yung unang slide natin. JRC. Yan. Hanapin nyo si Coach Jan. Mga followers, mga nanonood, hanapin nyo. Kami alam na namin kung nasaan nyo. Gawin natin ano. Wala nyo. Hindi natin kamahulaan nila. Niya. Di ba? So, well, anyway, kailangan sabihin na natin, no? He's the third from the right. Standing. Number nine. Number nine. Katayo. Yung makapal yung buhok. Coach, wala masyado matangkad dito, no? Kasi sabi nyo, six-footer kayo. Yung iba dyan, mga 6'1", 6'2 lang, eh, no? Si Jimmy Javier. Si Jimmy Javier, nasa kita. 6'5 yan, si Jimmy. Pero parang malapit yung height nila ni Coach or dahil sa buhok lang ba ni Coach nung panahon na yun? Sa buhok lang yun. Mataas yung buhok ko. Mataas yung buhok ko. Oo, oh, 70s na 70s talaga yun. Ito, Coach, baka tinechnical ka rin nanonood. Buhok, may nanonood. Baka tinechnical ka nung coach ka. Bailey Desmond nanonood. Natawa na-technical si ba kayo niyan, Coach? Na-technical ba kayo niyan? Bait-baiti, Coach, eh. Si Django Arce nanonood din, ha? Django. Saan si Amang Ladores dito? Nandiyan pa ba siya dyan? Coach, nandito ba si Amang Ladores sa lineup na to? Hindi ko alam kung nandiyan, pero alam ko nandiyan siya, eh. Hindi ba siya yung nasa... Iniisip ko ba kayo si Bobad, may bola? Oo, yung may bola. Yung may bola sa loob, yun. Exactly. The pangatlo from the right. Pangatlo from the right, si Amang yan. That's it. May bigote. May bigote. Si Amang yan. Third from the right or third from the left? Third from the right. Okay. Siya yung from the right, di ba? Hindi yung siya third from the left. Eh. Siya yung from the right. Yung medyo may bigotilyo. Di ba? Yeah. Oh, si Amang. Feeling ko si Amang yan, ha? Tell me if I'm wrong, pero... Baka na-fans of... Parang si Marty Chera. Marty. Saan? Number ano, Coach? Sa pangilan? Pangatlo, sa kaliwa. Oh, baka si Marty Chera yung from the left. Okay. Oh, Marty Chera, katabi sila. Ni Willie Hans. Okay. Si Willie Hans ang parang manager namin noong araw. Ah, okay. Oo. Eh, siya, si Kotsky ko naman nasa dulo.
Yeah. Oh, yeah. Correct, correct. Anong year to, coach? Mga 1973, 74, ganun. Pero mga ganun, somewhere there. Oh, 73, 74. 73 kasi andyan pa si Renan. Si Renan yung nakalun sa kanta. Renan. Renan Pablo. Naka-ano? Naka-ano, coach? Renan Pablo. Renan sa kanan. Pablo. Oh, nasa kanan. Okay. Oh, I see. Para sa kanya, oh. May kapatid yan, di ba? Si Ruben? Si Ruben, no? Si Ruben. Okay. Oh. Dito, coach, Reyes pa kayo, ano? Ano po yun? Reyes pa kayo, coach, ano? Kasi yun sa jersey nyo, ano talaga yung mga apelido nyo. Turned from the left pala si Amang. Pero akala ko from the right, anyway. Turned from the left daw, sabi ni Ben. Okay. Nakasando. Yeah. Si Amang nga yun. Yeah, yeah. Tama. Yeah. Oo, yun. Tapos yun na nga, coach, dito Reyes ka pa talaga eh. Kasi Reyes number 9 nakalagay sa jacket mo. Kaya gulo-gulo kami. Tsaka ano, I remember talaga yung logo talaga ng... Naging Rodriguez ako, 79 na nung kinasal ako. I see. Okay. Nung kinasal kasi, kailangan ng birth certificate. So nung naglaro ka ng PIBL, Rodriguez ka na. Kasi 80s na yun, di ba? PABL, coach na ako noon. Interclub. Pero naglaro ka sa Maysagana, di ba? So, hindi ba PABL yun, yung Maysagana? Interclub. Okay. Ah, interclub. PABL, coach na ako. Type na type ko yung ano, yung sa JRC talaga, yung may ano dito, yung may parang missile dito sa jacket nila, di ba? Ever since yan, di ba? No, the bombers nga. Yung bomb. May bomb na nandyan talaga. Bomb. Okay. So, coach, kayo lang pala yung lalaki na nung kinasal, kayo nagpalit ng apelido, no? Oo, kasi palit. Pareho sila. Pareho sila naging Rodriguez. Sila ni Macy's naging Rodriguez. Diba? Binalik sa dati. Okay. Maganda hirit mo, Sid. Okay. Diba yun, kasi nakakatawa yun. Parang sabi kasi ni coach, nagpalit ako ng apelido nung kinasal. Kasi, pangalan mo ba din eh. Kaya pag kinasal, magkapalit ako. Tama. Okay yun, coach. Correct. Okay, let's go to the next photo, please, Claude. Next photo tayo. Ito, medyo madilim lang ha, pero CFC ito. Hindi ka na makita. Saan ako dyan? Ano bang number niyo, coach? Naalala niyo ba kung anong numero niyo nung player kayo ng CFC? Parang 16 ata eh. Hindi ko alam kung 16 o 6 eh. Ay, asan dyan? Wala rin yata. Pareho yan ah. 4. Ano lang yan? Kung di 16, 14, 6. Yun lang yun. Ayun, 4. 14 siya yun. 14. 14 ikaw yan. Ay, 14. Ikaw yun. Oo, tama. Okay, ito? Ikaw yan. Sa gitna. Kamukha nung picture mo. Kamukha nung JRC, di ba? Yung itsura, yun. Ganyan kasimple lang ba talaga design ng mga uniform dati? Oh my. Parang pang-inter ano lang, di ba? Inter-color. Sorry, wala kaming, coach, wala kaming nahanap na mas maliwaliwanag na picture ng panahon mo sa coach, sino number 12, coach? Nakatabi nyo, parang ang tangkad eh. Actually, pati yung isa, yung 15 din. Oh, medyo malalaki. Malalaki yung sa ano namin, sa CFC. Kaya lang, mayroon ding maliliit masyado. Sa Ilambulyosos, maliliit eh. Maganda yung lineup, kaya lang, late na mag-insayo kami. Hmm. Doon sa paboritong gym, Dumblaw. Siyempre. Okay. Itong photo na to, saan ba kinuha ito? Saan to? Rizal Memorial ba to? Yung picture na ito? O baka yung Rehas eh. Yung Rehas kasi, di ba? Oo eh. Hindi, doon ata sa ilalim ng Dumblaw yan eh. Ah, ito, sa baba. Okay, sa baba. Pwede. Hindi kasi naka-uniform kayo ng CFC eh. Pero, kung yun na yun ha, hindi ko alam ha. Grabe, no? Well, ito nga lang nahalungkat namin, no? Wala akong ma-recognize. One year lang si coach naglaro sa Mika, nakakuha pa tayo ng photo. Oh, di ba? Matindi. Matindi yung research. Bakit isa lang ata ang conference na, no? Walang, isang best lang ata sa taon, eh, di ba? Mika, ano? One conference lang ba, no? One,
A year? Jay, naalala mo ba, Jay, kung one conference lang ang Mika nung ang year? Mika, ano? Hindi, may dalawang conference ka, ano, coach. May isang, ano, pero wala nang import list nun. Oh, wala nang import. Oo. Pero ganyan. Two conferences. Yes, oo. Si Boy De Vera ba coach dito? Si Boy De Vera? Coach? Boy De Vera ang coach namin nun. Oh, Boy De Vera. Okay. Siya yung nasa kaliwa? Kaliwa? Hindi na ako pati. Hindi ko alam, baka parang wala si Boy. Ah, sige. Yung naka-white na belt, na sinturon, di ba? And then, kung sino man yan, yung naka-white na. Hello, Charlie, buti nila, puti yung uniform nila. Oo nga. Hindi natin makikita. Dark uniform kayo, hindi ka na namin makikita rito, coach, yung bunti nyo. Wala. Masama exposure ng photo na to. Sa sobrang luma na rin eh. Yeah, but at least may nahalong cut nga tayo. So, ayos yun. Yeah, great job. Great job by the one team. 1 year lang yan, ha? Yeah. Okay, oh, next. Let's go to the next one. Ayan, ito malinaw to, coach. Pero ano ka na, coach ka na talaga rito. So, nag-decide ka na mag-coach talaga. RP Youth, 1984, nasali ka rito. At yung poging-poging nasa kaliwa, sa big picture, yung malaking picture, si Al Solis yan. Yep. Guest na rin natin dito. Di ba? Naging guest na rin natin yan dito sa show. No? Paano ka na-appoint sa RP Youth coaching staff, coach? Kasi nung una-una, sa PABL. PABL muna tayo. Okay, sige, coach. Three groups yun, 29 teams. Okay. Yung muna ko lang PABL, 1983. 29. Tapos, yung dalawang grupo, 10 teams, isang grupo, Siam. Dami kasali. Lasal, gano'n. Iba-iba, pati yung kay Parinas. Kay Parinas. Oh. Medyo gumanda yung takbo ng team ko. Naka-straight kami doon sa grupo namin. Ang last game namin, Bad Bananas. Pinanood kami ng Jacob, nag-scout sa Dumlao. May nagbulong kagad sa akin ng player ko, Coach, andyan si Ron Jacobs, i-scout tayo. Mahina yung Bad Bananas. Ginawa ko, full press lang, walang play. Sabi ko, agawan nyo lang agawan ang bola, hindi naman mananalo sa atin yan. Tapos, drive lang tayo ng drive. First quarter pa lang, umalis na si Ron Jacobs, wala siyang ma-scout. Pag lumaha ako ng play dito, kasi bala ko noon, may inabad bananas, papraktisin namin yung play namin. Para sa kasi top two lang eh, magiging anim na lang eh. Eh, pasok okay. Kami. In-scout kami ni Ron Jacobs. Sabi ko, pag gumawa ako ng play dito, may scout kami. Kaya sabi ko sa player ko, ano to ha? Tao-tao basta lang ha. Kanta mo yan, tao-tao. Tapos wala nang play. Drive lang ng drive. First quarter, second quarter, umalis na si Coach Ron siguro. Ako, makikita rin. Pagkatapos, nakasama kami sa top 6 sa Rizal Memorial na. Okay. Lasal, andun yung Bangko Rizal. Bangko Rizal. Lalo na kami sa grupo namin. Dalaw yung first game, Toyo ba? Kay Romualdez. Okay. Mga grupo ng FPU. Ng PAPL. Mm-hmm. Naglalaro yun. Kasama ni Coach Ron Jacobs yung si Coach Pilo. Nag-i-scout siya. Okay. Parang natutulog lang sa bench eh. Nung kami maglalaro, nagising, nag-scout kami. Nakalimutan ko lang kung sino kalaban namin eh. Nanalo kami. Pagkatapos, pag umistrate kasi ang Lasal, champion na sila. Sweep. Tinalo namin. Wow. Pabigat dito, dapat akala namin sa akala ko, pag tinalo namin, kami nalalaban ng championship. Hindi ko masyado napag-aralan yung rules and regulation. Ang kalaban namin last game, Bangko Presyal, tinalo na namin sa elimination yun. Parang nag-relax ako, nag-relax yung player, natalo kami. Naging number one pa rin yung Lasal kasi quotient system. Quotient, yeah, correct. So, twice to beat sila, kami kalaban. Ewan ko, tinalo namin sila, pero natalo kami ng championship. Dumating, umupo si
Boss Dan din gawa ko sa bench. Ng ah, okay. Mm-hmm. Pero pupukan pa rin. Mm-hmm. Ando si Pearson nun, coach? Coach po ma rin, si Manong. Pilo. Ah, si Derek. Si Derek sa ABC. Kinuwento niya sa akin. Yung kasi naglalaro pa siya nun eh. Mm-hmm. Pare, kung kilala kita nun, kinausap na kita eh. Yung pala, pag naka-straight sila, 25,000 each player. Na-champion sila, kalahati lang binigay. Kasi hindi sila naka-straight. Kasi natalo. Dahil sa inyo. Oo, dahil sa amin. Pagkatapos nun, naging outstanding coach ako nung PABL. Okay. Naging outstanding coach ako nung PABL. Pinasama ako ni Boss Panganiban sa grupo ng UP. Alam ko si Jolly pa. Tapos yung sister niya, may volleyball pa lang sa women's eh. Sa USC, sa States, nag-train kami roon. In-service training kami. Isang buwan. Pagbalik ko, pinatawag na ako sa BAP. Kinausap ko ni Skip Agawili, sabi niya sa akin, Coach, nahanap ko sa BAP, pumunta ko ron. Sabi ko, bakit naman? Diba sa pumunta ko ron? Pagdating ko doon, yung kinausap na ako ni Moying, San Moying Martelino. May RP youth nga raw, 84, eh kung pwede kong coaching staff, assistant coach. Sabi ko, pwede ako, kaya lang, wala akong experience siya. Sabi niya, si Larry Albano ang coach. Mm-hmm. Ako, assistant. Eh, sabi niya sa akin, Rek, gawin mo nga, lagay mo nga dito yung mga experience. Eh, wala naman akong mailagay. Wala akong masyado. Wala akong masyado. Maikli pa lang yung resume mo noon. Oo, oh. Yung pa lang. Saka yung, napunta ako sa USC yun. Naging outstanding coach ako ng PABL. Napunta ako sa USC. Sambuang kami ni Jolly pa roon na ma-attend ng mga practices sa mga kung ano-anong ginagawa nila, pinapakita sa amin. Pagbalik ko nga, nakasama na ako. Pagkatapos nung nasama na ako doon, eh sabi sa akin ni Coach Larry Albano, Coach Len, eh ikaw magpapatakbo ng training ito. Ako kasi coach lang ako, sabi niya. Coach manager ako na letran. Kaya ikaw magpapatakbo. Sabi ko, sige, kung gusto niyo, ako magpapatakbo. Ako nagpapainsayo. Yung pala si Sir Moy, hindi ko alam, napupunta na Rizal, pinanonood ako. Mm-hmm. Kaya nung, pag nawala ako sa men's, napupunta ako sa women's. Magano-ganon ako. Men's, women's. Palipat-lipat. Palagi ako nasa ano. Hanggat pumalik ako ng assistant ko ng Shell, naglaro pa yung women's. Nag-coach pa ako sa Indonesia eh. Nagpunta pa ako eh. Sabi lang sa akin ni Coach Dante, Let's, sa susunod, baga, ano na, bitawan mo na yan kasi nasa PBA ka na. Yeah. Yun. Pero, hindi ko naman masabi, ayoko kasi kinukuha ko palagi. Pag wala ako sa men's, nasa women's ako. Palaging assistant. Ako nang napapainsayo. Tapos yung youth na 84, tinrain ko sila, nag-train kami, 3 months. Pupukan nyo, talaga, kumbaga sa noon, mainit na mainit ako noon kasi yakan-galing sa US eh. Tapos si Putillas naman sa conditioning. Mm-hmm. Kumbal kami. Lahat ng PBA teams sa tune-up, tinalo namin. Tinalo namin. Nagulat nga sila. Nagulat sila. Ang hindi lang namin tinalo, yung Toyota. Ah, okay. Oo. Ewan ko, respeto siguro kay Joe. Saka kailangan na parang namin. Ito kasi pero yung Presto, sila po kay Alolor, sila talo. Gugulat ka. Gulat kasi para si Baby Dalup ang makatakot sa'yo. Gulat yes. Siya. Yes. Flax daw naman eh. Ang mabigat dito, nung nasa Korea na kami, nagpunta pa kami ng Baguio eh, para mag-train kasi malamig daw eh. Anak na may first game namin, talo, Malaysia ata. Sabi ng mga player, hindi daw nila masalayo ba? Kasi late na kami dumating doon eh. Mm-hmm. Nagdaan pa kami ng Japan, saka palang pumunta doon, yung transit ba? Kasi nga, ewan ko ba, yung oras ba? O ano? Parang 1,
one day before ng game, andun sa kami dumating eh. Sabi sa akin ni Coach Larry, sabi, ano nga, subok, tingin mo nga kung talagang, ano, kung talagang yung bola, may sakit sa kamay. Kinuha ko yung bola, dinribble ko. Pak! Ang sakit nga, dahil sa lamig. Ano, oh, I see. Okay. Parang sinusundot ng karayon. Uh-huh. Okay. Sabi ko, masakit nga. Eh, natalo ko namin sa Malaysia. Siyempre, binanapan natin. At tagal namin nag-iisa yung 3 months eh. Pero nung mga sumunod na laro namin, naka-recover na. Dumanda na laro. Eto ngayon, mabiga. Kalaban Korea. Mm-hmm. First half lang kami lima. Ang Coliseum, ang ginagamit heater. Mm-hmm. Third quarter, binuksan yung aircon. Talo kami. Wow. Malamig na kasi malamig na ang panahon. Ang ginagamit heater para ano. Mm-hmm. Laman kami ng first half ng 5 points. Wala, binuksan yung aircon. Talo Philippines. Litigang Omega. Yung dalawang quarter na third and fourth, litigang pahira ng Omega. Kung heater ang nakano, tatalunin namin eh. Mm-hmm. Grabe, no? Mga style talaga eh. Bukod kay Alsolis. Si Alsolis ang naging ano doon, mythical fight. Okay. Oh, okay, nag-mythical si... Okay. Bukod kay Alsolis, coach, sino ba mga ano doon? Members ng RPU. Si Romy ang yata, di ba? Don. Ate na Mendoza. Yan mga player. Yan. Di ba si Romy ang yung naka-item? Romy ang, di ba? Ah, yung naka-item. Oh, kasi si Larry Albano ang coach eh. Halos lahat ng Ricky Cui. Okay. May listahan ako niyan. Rick Wengco ba? Yeah, Rick Wengco. Ito yung listahan. Coach, basahin ko na. Jerome Cueto, Al Solis, Rick Wengco, Totoy Marquez, Juanito Guzman, Ludovico Valenciano, Romy Ang, Ricky Quinn, Dondon Ampalayo, Samboy Lim, Ives Digdadise, and Anthony Mendoza. Ives. Yan ang team natin, 84. Malakas. Coach, alam ko, ang hindi lang nakapalit na PBA, si Jerome Cueto. At saka si Juanito Guzman. No, yung Juanito Guzman, parang... Ay, di ba lang? Yeah. Hindi pa. Akala ko, Coach, gaano kagaling si Anthony Mendoza? Kasi alam naman natin na, yung ano, parang kinukuha siya ni Ron Jacob sa NCC, pero hindi nag-pan out. Tapos, nangyari sa Ginebra, much bruited about yung pagka-pick sa kanya sa, ano, no, sa draft. Pero hindi rin nag-pan out. Gaano kagaling siya? Matalino mo ganun siya eh. Pag nahin masyadong mataas sa position niya, matalino mag-draw yung galing siyang pasa. Mm-hmm. Kaya lang, medyo kung may konti nga ito. Kasi sa Cebu daw, hindi pa tayong manager sa Cebu. Biglang nawawala. Mm-hmm. So, choppy na naman si Coach Amonte, no? Ay, narinig ko yung matalino. At saka magaling mamasa. Matalino. Sige, just say photo. When we move to the next photo tayo. Sige, yeah. Let's go to the next. Next photo, please, Claude. Ito. PABL semis naman ito. Coach. Ito, coach, naalala nyo to. Apat na lang kayo, semis na to. Memi Villegas, Freddy Gonzalez. PABL semis. Chuck Barrero, tsaka kayo. Oo, yun. Pero kami nga, ako nga pumasok sa Balasan. Pero bakit wala si Ron Jacobs dyan? 1984 yata to, coach, di ba? 84, 85. Wala na ako dyan. 84, wala na. Wala. 83 ako. Oh, 83 siguro ito. Ah, 83. Okay. 83. Mga players sa kanan. Mga players, oh, kilala natin to. Puro nag-guest sa atin to. Dami na nag-guest sa atin sa kanan, no? Robles, Austria, Isaac, Hubinan. Manawag. Manaog. Manaog. Alonso Perez. Joel Santos yata yung isa. Joel Santos, correct. At saka si Maru
Kit, Marikit. Marikit, oh, Marikit. Anong team ang kinoach nyo dito, coach, din sa semis na to? Masagana yata, di ba? Masagana? Andiyan ba ako, pero pa, kung 80 po na ako, na ako dyan. Kayo pipicture nyo. Coach. Kayo nasa ilalim ni Chuck Barrero sa may kaliwa. Yung apat na fourth, yung apat na coaches. Lower right ka, ayan o. Oh, katabi niyo si Nemi Villegas. Baka masagana na. Masagana nga. Okay. Hindi na tao yan. Parang hindi ako yan. Baka Arlene Reyes yan, coach. Hindi, baka masagana 99 na yan. Kasi nagsara ng mga... Yeah, oh, yeah. Masagana yan. Sigurado. Ah, masagana. Pati mga players. Eh. Pati mga players. Oh, masagana yung players. Eh. Masagana. Kay yata nag-champion dito. Nag-champion ba kayo, coach? Hindi. Ah, hindi. Okay. Parang hindi. Parang champion. Nice. Or baka Banco Brizalan nag-champion. Nanarinig natin lagi mga pangalan din kasi mga Nemi Villegas. All these names, yung mga binanggit ni Coach Arlene kanina, mga Boy Asque. All these names, we hear them throughout our shows, no? Ang daming nagbabanggit sa kanila. Oo. Sige. Okay, so. Ano, next photo na? Sige, sige. Okay, next photo, please. Ayan. Ito, ano na to eh? Sa PBA na yan, sa PBA. Oh, screen cap yan. Screen cap yan sa isang game, no? Dunkin' Donuts, anything goes. Oh, yung show yan natin ng ano. So, sa shell na kayo dito. Yes, sir, coach. Yeah. May na-forward nga sa akin yung picture na yan. Nagulat ako. Sabi ko, meron ko pala. Tapos kumakain ako sa Dunkin' Donuts, sabi ko doon sa manager, "Manager, may utang pa kayo sa akin eh." "Sino yun?" "Teka yun, hindi nyo ako binigyan ng donut dito." Tawa na tawa. "Hindi nyo ako binigyan ng donut dito." Tawa na tawa. Grabe. But coach, at this time, siguro, kung Shell ito, mga 1989 ito, mga ganyan. 89, diba? Assistant. Assistant ka na noon. Or 90 na yan, head coach ka na. So mga... mga batang-bata ka pa, mga 36 ka pa lang, 36 years old, 35 ka pa lang noong mga panahon na to eh, no? Talagang coaching, dedicate mo na talaga sarili mo. Tama. Diba? Pero coach pa, how did you handle the ano? Sabihin, gaano kalaki yung diferensya ng coaching amateur players with professional players? Kasi ang advantage na matagal ka sa amateur. Kilala ka nila nung mga player ng Olympic na sana pupunta ng PBA. Katulad sila Benji, sila Ron Manzano. Nagkikita-kita kami sa amateur. Kasi Rizal Memorial lang eh. Yes. Nagkakabatean lang. Tapos nung parang Indonesia, ang coach nila si Jolipa, Philippine team. Ako may hawak ng women's. Nakakasama kami sa hotel. Nakakasabay kami, my God. Kaya pagdating ko ng Shell, at home ako agad. Nakikita ko sila rin sila Benji. Tsaka ibang mga player. Ako si Leo Astra, player ko sa Masgana. Kaya madaling ano, kilala nila ako. Kaya pagdating sa ensayo, kilala nila ako. Eh, dire-diretso na. Ang ano lang noon, si Arnie, ang Benji Senior, yun, medyo kailangan. Ano yun, pakikisamahan mo na ko, medyo, siyempre, mas, kumbaga sa ano, bago ka lang sa PBA, oh, matagal na. Eh, yun naman, kaya-kaya mong handlein yun. Ang ginagawa ko naman doon, dinalabas ko eh, para nag-uus. Dinner ko, pag may personada akong player na ano, na kausapin, hindi na nakausap ko. Paano nyo inalalaya si... Coach, paano niyo inalalayan si Dante Silverio? Paano niyo inalalayan si Dante Silverio noon? Kasi 'di ba si Dante, nagkulin nag-coach siya 1979 eh. Tapos bumalik siya sa Shell noong 1989. So medyo may 10 year hiatus to siya. So paano niyo siya inalalayan noon? Dumating kasi ako sa Shell third conference. Ano lang din 'yan, disgrasya lang din eh. Nag-i-scout sila sa PBL na, sa Rizal. Nag-i-scout para magkakaroon nata ng drop taking. Nag-i-scout na sa Rizal. May PBL noon. Tapos ako naman, nanonood ako kasi after ng PBL, mag-i-isa yung women's basketball.
Tapos isang alalay ni Coach Dante, kilala ko. Tinuro ko. Kasi Coach Dante, no, Coach ng national team yan sa women's. Lalaki, babae. Mm-hmm. Sabi sa akin, sabi, no, bigla lumapit sa akin. Coach, tawag ka ni Coach Dante, nasa kabila. Pumunta ako. Mm-hmm. Wala siyang assistant coach sa ano. Sa share. Kinuha ako. Okay. Olin, baka pwede niya, no? Tapos alam niya kasing kapatid ko si Utol. Yes, eh, kasi tama, ito yung Uta. Then, Coach Dante, baka pwede niyo makuntulungan sa Shell. Sabi ko, oh, wala akong problema. Kaya lang, sabi ko, nasa ako, hindi ako pwede mag... Kasi gabi ensayo ko nun. Hindi ako pwede mag-practice ng gabi. Sabi niya, hindi, maga tayo. Sabi ko, pinapunta ako. Ayun. Eh, ako naman, pag-assistant coach ako, hindi ako makikialam eh. Pag sinabi niya lang, dahil pagawa mo to, yun lang papagawa ko. Hindi ako... Hindi ako mahilig sumapaw sa coach. Ako hindi ako nagiging sarili na... Pag sinabi niya, yung gawin ko, o yung gagawin ko. Pag sinabi niya, eh, bahala ka na lang. Pero, tinitingnan ka lang nun eh. Baka sinusubuha ka eh. Bukan lang yung pinapagawa niya. Dinadaan ko lang eh. Hindi ko pinapalitan. Hindi yung... Ewan kasi ako, yung assistant pa, sa mga sinabing pala niya. May sarili start eh. Ako, tinitingnan ko ng pagpapakis niya. Tapos dinadagdagan ko lang ng konti-konti. Kaya siguro palagi ako nakukuha ng assistant coach. Sabi siguro, oo nga. Okay na assistant coach. Hindi na narapa. Eh, balita kasi iba na yung assistant coach, minsan pagbinigyan ng pagkakato, sinasapawa niyo yung head coach. Tama. Alam ko yung lugar ko, alam ko, assistant lang ako, sinabi sa amin ng head coach, sinabi ko. Tapos pag may papagawa ko, sasabihin ko pa rin. Tapos dadalaw ko na rin ito. O sige, bahala ka. Yan lang. Hindi yung babanat kang babanat. Kasi assistant na eh. Dapat alam ko yung lugar mo. Yun lang. Siguro kaya ka. Ang dami kumukusap. Len, baka pwede sa coaching lang. Sige. Siguro kaya lipat ako. Assistant dito, assistant doon. Ganun. Yeah. Pero bigyan ka rin ng magkakataon maging head coach several times. Eh. Pero sa photo na to, ano ba to? Head coach ka rito, di ba, ng Shell? Oo, oh, head coach na. Yan yung unang champion ng Shell ng 1990. Yeah. Si Dukot. Right. Oh, tsaka yung ano, sponsor si ano, Kamayan tsaka Chay Chaki. Alam niyo na ba story niyan kung bakit ako naging head coach? Sige, hindi pa po. Hindi pa coach. Sige. Medyo, pero sige coach, anong version mo? Ang coach dyan, si Bobby Parks. Right. Yes. Di ba? Hindi pinayagan. Kasi foreigner. Ah, B-Cup. Okay. Sinubukan lang ako. Ito ngayon, nag-iisayo kami. Nagkaroon ng team building sa Manila Hotel. Nag-iisayo kami sa Bobby. Kinausap ako ni Bobby. Meron siyang sarang diagram ng plays. Mga plays. Siguro, 10 combat. Puro play. Kaya ito, combat. Mga play siya. Tapos, trust. Tapos, practice this. Tinitlan ko. Siguro, 10 minutes lang. Bilang ako. Isayo ko na kayo. You know, hindi ko masabi. LA play. LA Lakers. Sabi, Teka, coach. Nasasayang lang yung kwento. Coach, medyo choppy lang kayo. Sabi, isang basa ko, isang tingin ko na sa play, ginawa niya. Alam ko na. Yeah. Pagkatapos, may mga tune-up. Nagawin niyo yung pwesto sa Acropolis. Hindi nakalimutan ko si Kino eh. Kinusap niya ako, mag-i-scout daw. Kasi kung siya mag-i-scout, magkakagawin yung tao, kilala siya. Okay. Sabi niya, Coach, ikaw mag-i-scout. Hindi, mag-i-scout ako.
ang unang first game natin, Presto. 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 Oh. Di, 2 days before, pinakita ko na yung play ng Presto. Saka ako ni, sabi niya, ano na ako, kung ano yung dapat depensa. Tinuro ko. Tapos sinabi niya, na ako daw mag-coach kasi hindi siya pinayagan at pangalawa, naglalaro siya. May hirapan siya. Okay. Okay. Tinambakan namin yung Presto. Tinambakan namin yung Presto. Pagkatapos, di... Eh ako, pagkatapos, palagi ako late pumasok sa dugout eh. Ini-interview na siya. Ini-interview na. Tinatawag ako ni Bobby. Tinuturo ko sa mga reporter, sports writer, na ako na po, coach. Sabi ko, okay. Oh, okay. Pero si Bobby man, tinatawag niya ako para ma-interview rin. Eh, yeah. Siyempre, bago ako sa PBA, medyo nahihiya pa ako. Nahihiya ako. Sabi nga ni Derek ko pa rin, ay, alam namin ni Norman, ikaw nag-coach din eh. Ba't ayaw mo pa interview? Di ba yung si Bobby? Pero sinabi na ni Bobby sa mga ako, coach, ako, pinag-scout, ako nag-program ng program sa game namin na against Presto. Yun na, nagtiwala na yung ano, hindi na kumuha ng coach ang Shell. Pinag-iwan na ako. Hindi pa, panalo. Tapos yung mga in-scout ko, tapos may kinausap ko yung mga referee tungkol sa defensive alignment. Kung paano. Kasi may defensive alignment dun eh. Yes. May defensive alignment eh. Kasi ang nakikita kong problema, nagiging problema kay Benji Paras sa fouls. Ah, yeah. Palaging misan apat, misan graduate. Yeah. Pinractice ko yung defensive rotation, yung double sa low fouls. Mm-hmm. Pero tinandaan ko na yung ano, yung defensive alignment. Tinuro sa akin ng mga ano, pag dito, coach, pag dito umano yan, defensive alignment. Pero pag dumubol yan, bumalik. Yung naka dito, hindi lumalipas. Kasi may mga spot eh. Yeah, fully committed dapat. Pag dumubol kayo, hindi kayo dapat, yung rotate, hindi dapat mag-ano rito. Yeah. Sabi ko gano'n. Nag-i-effective. Kaya yung pag nakita niyo yung mga game namin nung unang nakakunan, palagi may double na kay Benji. Pag inatake si Benji sa low post, nag-rotate na kami. Mga double na kami doon. Tapos, hindi nila alam, nung nakakalala nila na dumodouble na kami, sabi ko, mag-trap tayo. Sumigaw kayo ng double-double, pero hindi kayo do-double. Kasi, akala nila, do-double kami. Double-double, pero hindi naman kami dumodouble. Eh, mga bata pala yun, tapos laroon eh. Alam nila, sa mature, ganun eh. Pag sinuro namin eh. Akala tuloy ng mga kalaban, dumodouble. Pinapasa kagad nila yung bola pa, hindi na nawala yung problema ka, Benji. Hindi na napapaul masyado. Tapos, inuruan ko si Benji sa perimeter, sa may elbow, kung paano tumira. Tumuha ako ng play, pwede siya tumira doon. Kasi napapagod pag sa ilalim palagi. Napapagod siya, kasi puro paul. Sabi ko, ano natin, padalikin natin ng basketball mo. Sabi ko, ganun. Pag-aralan mo itong elbow, kaya pag gulong mo ba si Benji ito, pag tinira, shoot eh. Sabi ko, saka pag dito ka nang galing, pag hinabol ka, isang dribble, dunk na. Kaya na, eh pag sa post eh, ang hirap, puro banggaan. Papagod siya pagdating ng last quarter, pagod na. Kaya, napapansin nyo, pagdating sa elbow, pag hinabol siya, pag isang dribble, dunk siya. May momentum para mag-dunk. Eh, hindi nila pwedeng bitaw si Lenny sa elbow nun. Nasushoot mo lang. Ito lang, ano. Gumaan ang ano. Kaya, si Lenny sa ano, parang may rayuma. Hindi naman pwedeng. Kasi may mga tanong. Wala na sa choppy na naman. Coach, sa choppy ka na naman. Parang nagpahinga siya ng medyo matagal. Nag-freeze. Sabi naman ng doktor, hindi naman daw kailangan operahan yung tubo niya. Sabi niya, sabi ng doktor, ano yun? Sakit ang matanda. Sabi niya,
Sabi ni Benny. Teka. Coach, nag-freeze kayo. Direct-champion kami doon. Nawawala. Oh. Coach, nawawala, sandali. Wala, ano, coach. Coach, nawawala-wala ka eh. Nawawala yung kwento eh. Oh, ayan, nag-freeze ulit. Ayan, ayan. Ayan, better na. Bet, ayan. Anyway, narinig mo kami, Coach? Okay na. Parang ano, medyo choppy, Coach. Eh. Medyo may echo lang eh. Ang konti. This is the last photo, no? In this set. Oh. Na, sige, mag-ano muna tayo. Last photo naman ito ng first half eh, Coach. Yes, sir. Well, let's try to stabilize. Oh, that's okay. So that was the first half of Time Capsule brought to us by Champ's House of Chicken. And let's continue, no? Go along the Time Capsule. We have a few more photos para kay Coach Arlene Rodriguez. Second half of our Time Capsule brought to us by Nihao Bread Bakery in Tagaytay. And you can reach them on Facebook, on IG, their email, nihaobread2021@gmail.com. 0939-419-5520. Nihao Bread Bakery, Tagaytay. Lots of products there na pwede niyong tikman. Pa-deliver kayo from Nihao Bread Bakery, Tagaytay. Okay, let's go to the next batch of photos, please. Ito na. Charlie Favis, Coach Arlene. And there's Bobby Parks. Yung pinag-uusapan nga ni Coach Arlene. Nakuwento nga ni Arlene, Coach Arlene, yung story. Paano siya nag-take over kay Bobby Parks. Pero ito, the running, fighting, thinking machine. Playing basketball like never before. Shell Zoom Masters. Oh, ang ganda. Yeah. Okay yung ad na yan. Yung champion, ano to, yung ad for the 1990 First Conference Championship. Diba? Kasama yung mga coaches. Hindi kasama yung coaches sa ano, no? Sa drawing. Ayan, kasama. Ayan si Coach Arlene. Lower right. Ang ganda ng caricature mo, ha, Coach? Diba? Si Aris Franco yata yung katabi niya eh, no? Aris Franco. Si Coach Hurt Calyanta. Oh, nga Coach Hurt na din. Mhm. Arnie Tuadles yung isa din. Yeah, yeah. This is ano. Nana pa si Coach Ronnie. Si Coach Ronnie na sa gitna. Katabi sa likod ng trophy. Ayun. Okay. Uh-uh. Oo nga. Coach, tanong natin lang, ano, kasi nag-champion kayo dito, no? Pero, ang nangyari, may konting controversial nangyari, nag-walk out ang Anyeho nung game 6. Can you walk us through that particular, ano, si, event na nangyari? Ang, ano kasi dito, si Gray ang import nila, di ba, si Gray? Yes, yes. Professor Gray. Sabi ko sa team namin, sabi ko sa Cheryl, okay ba ako? Okay pa ako? Sige lang, Coach. Sige. Go. Sabi ko sa Shell, kailangan tumakbo tayo ng tumakbo. Mm-hmm. Kasi ang Ginebra, physical. Pag hindi kayo gumalaw, masasaktan kayo. Unang-una, mas bata tayo. Ah, sila medyo, hindi naman matanda. Medyo ano, hindi masyadong tumatakbo. Kailangan mag-running tayo. Tumakbo tayo ng tumakbo. Pagkatapos, pilitin yung dumrive na dumrive si Gray. Eh si Gray, pag nakadrive, sabi ko, wag nyo napapasahan yung ano. Kunyari, mabawaan mo si Gray, pilitin yung dumrive. Para yung power niya, ibigay niya na ibigay. Kaya nung napasin ko, pag nungkabot na siya, pumul siya ng pumul. Eh. Pagdating sa offense, no, pinatake ko sa kanya, pinatake ko sa kanya, kasi parang mapapagod. Kasi yan, ito namin, effective ayan. Naman. Effective naman. Okay, so what you're saying, Coach, no, pa pinapasaksak nyo si Sylvester Gray, parang ganoon. Tapos, paano help defense noon, Coach? Wala. Sabi ko, wala help defense. No help, ha? Para maano siya, yung maingan niyo sa dumrive. Para maingan niyo sa dumrive. Talagang, sabi ko, pag dumrive ng dumrive to, at nagdag, mapapagod yan. Talagang hindi kami nag-help sa kanya. Talagang binigay namin sa kanya yung driving lane. Para ibigay niya yung power niya. Naging effective naman yung iniisip ko. Kaya,
Okay. But how did you handle the physicality? Sabi nga nila, di ba? Probably the most physical finals ever in PBA history yung 1990 na yan eh. No? Meron pang mga... Oo, may mga streamer pa nung stop the hooliganism. Oo nga. Sabi ko kasi sa mga players ko, yun nga, sabi ko nung una, pag hindi kayo gumalaw, tatamaan kayo. Kailangan tumakbo kayo. Kailangan gumalaw kayo. Kaya ang play namin ito, motion eh. Kaya walang tao. May pattern ako ng motion. Wala siyang pick. Kasi pag nag-pick, kasaluhin ka, tamaan ka. Galaw nang galaw. Pass ka, pass ka. Galaw nang galaw. Habol nang habol niya. Hindi kayo masasaktan. Kasi pag nagbigay kayo ng pick, pagkat mo na, sasaluhin ka, tamaan ka. O hindi, wala tayong pick. Gawin natin pass cut. Galaw nang galaw. Mm-hmm. Hindi sila makahabol ngayon. Hindi sila masaktan. Pag nabiligyan sila, kitang-kita. Kasi one-on-one eh. Kaya ano, sabi nga ni Andy Hawata, ano, parang hindi o never, hindi makahabol. Kasi si Andy Hawata, siyempre, medyo marunong. Galaw nang galaw ng shell. Pag pinasa yung bola, hindi kami tumatayo sa isang lugar. Pinagpasak, akat. Para humabol yung tao. Bago ka banggayin ng gano'n, napasa mo na yung bola, eh, no? Oo. Hot potato. Dami namin fast break. Coach, yung series na yon, actually, may kinakwento si Charlie Favis nung nag-guest siya sa amin. Na parang there was a point na parang medyo na-intimidate na raw yung Shell ano players. Tapos si Arnie Tuadles daw parang nag-speech sa locker room. Parang chinallenge niya yung teammates niya na ano ba kayo? Oh, konting ano lang ano, naalala niyo ba 'yon? Parang nabuhayan sila nung ano. Nakatulong kasi sabi ko sa kanya kay Arnie. Aray, kung senior dyan, dapat andito na tayo. Pagtulong-tulungan na natin. Aling ba naman? Kumbaga sa ano, sinay ko si Arnie. At least tumulong naman. tumulong naman. Pero hindi alam ni Charlie Pabis yun. Hindi alam ni Boss Dabi. Kasi nga, pag may gusto ko sabihin sa player ko, winawan ko naman ko eh. Para ba? Aray, magkasama na tayo dito, di ba? Andito na tayo. Magtulungan na tayo. Ikaw ang pinaka-senior dito. Yeah. Okay, ano pa gagawin mo? Di ba? Nice. Siguro the best one is... Kayo pala nag-setup nung ano, speech ni Arnie. Kinakausap ko siya ng ano, kasi nung napunta kami sa USA, meron ano eh, parang sports psychology na tinuro sa amin kung paano kumausap sa mga problema. Siyempre, kailangan iangat. Pag kinausap si Arnie, inaangat ko siya eh. Ay, ang tatang performance ko. Mawawala ka na sa PBA, baka sa mga pa. Ano mo na may higi, diba? Sa katuruan mo na may mga kasama mo. At dito na tayo si championship. Kailangan bigyan mo ng moral support. Nag-effective naman. Nag-effective naman yun. Bakit? Hindi ko bago ako mag-suggest sa kanya ng gusto ko sabihin ng tulong niya, inaangat ko muna siya. Yeah. Pero sa PBA, di ba? Kung bago kailan ka mawawala, saka papapangit. Hindi, tapusin mo na lang maganda. Di ba? Mm-hmm. Kasi ilang pandaan si Arnie nun eh. Di ba? Yeah. Kumula naman siya. Speaking of Arnie, coach, no? Lumipat si Arnie to Presto after winning the championship. And even... Diba? Ano ang circumstances na nangyari? Bakit siya lumipat sa Presto? Ang tingin ko ano eh, parang sabi niya gusto niya bumalik doon sa Presto dahil naglaro na siya dati ata doon sa Presto. Correct. Saka, alam mo na, medyo magandang bigay. Ah, okay. Sweldo. Diba, alam mo na, kasi ano na eh, siyempre, alam niya, ilang taon na lang siya sa PBA, siyempre, naghahanap na rin ng may galing ka sa champion. Siyempre, pag kinuha ka noon, medyo ano yan. Diba? Baka doble yung binigay sa kanya. Diba? Mm-hmm. Tingin kong number one na dahilan. Okay. Okay.
Coach, yung sa career mo, no? So nag-champion ka na, champion coach ka na, and all of that. Eventually, you joined also yung sa Ginebra, naging assistant kayo. But ito ang chance mo naman to coach. Lahat magagaling. All-star game naman ito. Nandun kayo. Anong level of coaching na ginagawa ninyo pag all-star game? Wala, ano na eh. Formal naman ng all-star eh. Formal naman niya. Halos. So wala masado? Oo, hindi naman kami nag-isayo ata dyan. 1992 yata. Eh, panlang sa mga, ano yan, sa mga, sa audience, sa mga fans natin yan eh. Formal lang yan. So may mga one or two plays lang na ginagawa parang o wala talaga parang free willing. Wala na. Pa picture na lang kayo. Ano picture na lang yan. Diyan si Berhel eh. At saka si Pito ito. Yeah. Nandiyan si Berhel eh. So 92 na ito. Alba. Tira mo yung buong second row eh, nag-guess na natin lahat eh. Except for Alvin. Bong Hawkins. Yung second row. Nakaluhod, naka-squat. Agustin, Chito Loizaga, Haidik, Meneses, Alvarez. Lahat yan. Nag-guess na natin yan. Sino yung katabi ni Berhel? Bong Alvarez. Bong. Si Alvarez. Akala ko siya, ano? Bong Hawkins. Okay. Oh. Si Bong Alvarez. Yeah. Diba? Tapos sa taas, nakailan na rin tayo. Yeah, Philip. Manny. Jawo and Alvin na lang. And of course, Samboy, diba? Yeah. Wala pa. Greatest players. Ang ganda ng photo na ito kasi ang grabe, ang daming magagaling talaga eh. Mga... North pa lang yan, ha? Coach, ba mabanggit ko lang din, no? Nanonood yung isang former player yata ninyo, si Joy Loizaga. Hi, guys! Hello to Coach Arlene. Mentor, great coach, beautiful human being. Ah, ayos, ha? Diba? Thank you, Joey! Tapos may isa pa. Bernie Fabiosa lang naman. Yeah, nag-shell din yan. Bernie Fabs. Tsaka yung teammate mo nung high school and college, nanonood na rin talaga. Ayan. Si Amang. Amang Ladores. Si Amang. Amang. Larong labas namin sa GRC. Sinasama niya ako. Kasi passer ako eh. Tuwang kaya, shooter siya. Palagi ako sinasama. Kasi pinapasahan. Yan naman ang favorite teammate. Yan ang favorite teammate ng score, ng scorer tsaka shooter, 'di ba? Yung namamasa. Yan ang favorite. Ako lang yung sinasama niyan sa ano, sa larong labas. Kasi iba, kakagawin niya sa shoot. Kaya ako lang sinasama. Kasi siya hinugot, sinasama niya ako. Kasi alam niya, papasahan ko lang siya. Coach, paano kayo na ano? Anong nangyari nung end ng tenure niyo sa Shell tapos na nalipat nga kayo sa Ginebra? Pinalitan kayo eventually ni ano no? Rino Salazar. Mm-mm. So, oh. Yun, paano na nag-switch kayo? Anong paano nangyari 'yon? Or paano na sabi sa iyo? Dapat back-to-back yung ano eh, yung sa akin eh, 'di ba? National distrito. Nung ano 'yon, ewan ko pa, parang nawalan ako ng gana sa Shell. Sa, ano. Kasi dapat champion na yun. May game kami, natinambakan kami. Hindi ko alam kung fifth game o ano eh. Fifth game yata yun. Yeah, game five. Yung 32-0. 32-0 run ng Ginebra. Ano sabi ko sa player, sa akin, hindi nagbabago. Parang... Sabi ko, ba ganito? Kaya nung pagkatapos ng championship, absent ako na siya. Parang wala ko gan, ha? Practice doon, hindi nakatulad na dati. Yun, hindi ko lang masabi na magpapaalam na ako. Eh, natapos na naman yung kontrata ko. Hindi na ako sumipot sa practice. Pagkatapos na ano, katapos na, parang nagpukas na si Herky, tapos saka si Charlie. Sabi ko, wala ako sa ako Pilipino. Tapos na. Tanggungan na ko si Kurt Calianta. Okay. Pilipino yun, tapos sila, parang wala akong gana. Wala akong gana. Pati sa ensayo, hindi ako masyadong active na. Eh, nung natapos yung kontrata, hindi na nila ako kinausap.
Pagkatapos, lumalaro si Coach Yengo sa championship, nasa press, asaan siya? Sarsi ata o hardo pa lang? Sarsi pa ata, no? Sarsi. Inausap na ako. Coach Yeng. Len, kukunin kita dito sa ano? Sa SWIP, na coaching staff, sa PBA. Sabi ko lang sa kanya, Coach, eh, kasi nasa Philippine team sila noon, kay Derek, nasa Women's ang magkakasama na kami. Sabi ko, Coach, alam mo naman, ayoko na maintriga. Kasi, baka mamaya, dumating ako dyan, may coaching staff ka, magulat. Sabi niya, ay hindi, hawakan mo yung amateur ng SWIP. Tapos tutulong-tulungan mo lang sa ano. Sabi ko, sige. Sa era, sabi niya, pagkatapos ng sa kalaban niya, pure food eh, championship yun eh. Best of 7 ata, best of 5. Pagkatapos ng championship, saka tayo magsasara. Ako ba, magpipirma na ang trata. Biglang may tumahabaw sa akin, galing kay Jowo. Boss, may mahanap, may gusto kong mausap sa'yo. Sabi ko, kukunin nga ata ang coaching staff. Sabi ko, kausap ko lang si Coach Yen eh. Ano eh? Eh, ito. Sabi ko, saan ko si Coach Jowo? Ah, eh, pumunta ako. Wala na. Eh, kaya magsalta ni Jowo. Yung pala, si Rino, lilipat na Shell. Pagkatapos, ginawa ko, yung may alala-alala ako, pinapunta ko kay Coach Yeng sa practice. Sabi ko, sabihin mo kay Coach Yeng, pasensya na. Kasi kinuso ko ni Coach Joe na yun, doon kaya ako natuloy sa Yeng. Anong naging reaction ni Coach Yeng? Coach, na-intriga lang ako kasi. Ay, matagal na kami hindi nakita. Matagal na kami hindi nakita. Hindi nagtampo po sa inyo, Coach. Nakita kami sa mga laro-laro na eh. Tapos hindi na napag-usapan, ha? Oo, kasi. Tapos naging bigger president pa si Coach Yeng, di ba? Correct. Yes. Oh, nagpunta pa sa practice ng Never. In-invite pa kami ng parang inauguration ng may ano doon. Mabigat doon, hindi pa rin ako nakapunta. Pero 4 years kayo sa Hinebra, no, Coach? No? Umabot kayo ng 4 years doon. Oh, pero malas lang, yung time na yun, yung Hinebra, medyo kahinaan noon. Pero nung dumating ako dyan, lumabang kami sa ship. Kailas Machu, Alaska. Ah, 96, 91 third conference. Ah, 91 third conference. Yes, West Matthews. Third conference ang pating doon eh. Tama. Then after that, medyo masama na yung record ng Hinebra for mga four or five years bago pumasok yung iba, di ba? Sila, yeah. Ano ang na. Nangyari naman doon, di ba, naglipatan yung mga players, may kumos ang mga players sa ibang teams na medyo maganda guy. Nawala sa distrito. Distrito po. Nawala sa distrito. Yan yung RPG naman ng Unify. Oo. Ito, parang nabanggit mo kanina na may ano, pinagsamahan kayo ni Coach Joe sa USC. Di ba na nag-training kayo? So ito parang tinawagan kayo na maging assistant sa ano, 95 Asian, sa Southeast Asian Games? Oo, si Joe ang head coach. Kami ni Nemi, saka si Al Francis. Yeah. Ano, Tuwalay, oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Right. Katabi ni Jolie pa. Bale. Yeah. Sino coach yung katabi mo mula sa kaliwa? Sino yung katabi si Itoy, mo? Di ba yan? Si Itoy ba yan? Si Itoy. Okay. Coach Itoy. Na nag-birthday rin nung isang araw. Then sila, ano yan, Chris Cantonjos. Yeah. Oni Padilla. Who's the next guy? Oni Padilla. In 19... Morelos. Morelos ba? Yeah, Morelos. Correct. At saka Marlo. De La Rosa, di ba? Ruben De La Rosa. Sino yung katabi ni Marlo? Marlo and then... Oldu ba yan? Oldu, Jason Webb, Bal David. Yes, correct. Tapos nakaupo Orquillas, Ruby, tama ba? Yes, Roman Ruby. Ruby,
De La Rosa, Ruben, yeah. O Ruben, Rodney Nine. Santos, Long David, and Don Camaso. Galing. Yes. Don Camaso, oh, yes. Tama, tama di ba? Galing, galing ni Charlie. No, hindi ko na ano eh. Hindi, di ba? Takil ko din nakikita yung iba dyan eh, pero tama eh, tama. Oh. Clear naman yung picture, hindi katulad ng CFC Presto picture natin kanina. Sorry, sini number 19? Sini number 19? Saan yung 19? Si Mar Morelos. Marcelino Morelos. I see. Okay. Yung malakas mag-rebound. Yeah. Oo, okay. Tapos yung iba, nag-hinebra dito, coach, you know, after their stint here. Si Orquillas and Valdovin. Then Marlo yung tatlo. Umangat si Rodney. Eventually, si Rodney. Yeah. Diba? And eventually, si ano rin? Si... tama, si Rodney pala. Sorry, yeah. Ronnie Deserbay na sa pinakakanan. Natutuwa lang ako sa picture kasi ito mga younger generation. Ah. Eventually, baka yung maging guest din natin yung iba dyan. Pero, yeah, malapit na. Diba? Wala pa eh. Kasi masyadong bata yung mga yan para sa show yeah, natin. Yeah. Si Itoy lang siya, si Coach Arlene tsaka si Jolly pang ano eh. Naging guest natin. Naging guest pa lang dyan. Ah. Guest natin dyan. Pero patanda iba, sa akin si Joe. Yes, Coach. Noted, Coach. Ito, ano to? Nueva Ecija, Patriots. New Era University okay. Ito. Coach, yung ano, yung mga schools na kino-coach nyo, mga lesser known schools eh, di ba? Parang wala sila sa mga sikat na liga, New Era, TUP, ganyan. Bakit? Parang ano ba sa'yo yan? Parang you want to teach or you want to raise yung level ng mga schools na yan? Parang conscious effort ba sa part mo yan? Kasama na yun. Pero ang ano talaga dyan, kasi hindi ako nag-a-apply kasi. Eh, kasi sabi nila, bakit daw hindi ako nag-a-apply sa ganung school? Kasi hindi ako nag-a-apply. Minsan, may St. Benil, inibitahan ako. Yun, ipadala ako ng resume, napunta ako. Eh, tapos may panel, interview. Mabigat, nakita nila, kilala nila ako, tapos sabi nila, Coach, sobra-sobra ka. Ganun. Tapos bigla sinabi sa akin, kaya lang, alum na yung hinahanap namin. Okay. Kaya na nangyari. Pero talaga, bakit pa kayo inimbita? Ba't pa kayo inimbita kung alumni yun rin palang hanapin nila? Ayun nga. Nagpakasama ako eh. Tapos ang ano to? Nagpadala naman sila ng sulat sa akin. Nagpasalamat din. Nagpasalamat sila. Nagulat niya ako. May dumating na sulat sa bahay. Nakita ko sa galing sa NBD. Nagpapasalamat sila. Na nagkaroon ako ng interest na matutsun sa kanila. Pero coach, after umalis ka ng Ginebra, wala nang ibang PBA team na lumapit sa'yo? Na kunin ka kahit assistant lang? Wala eh. Saka, ang dami nang ga-abay sa akin, mag-apply, oo. Kasi hindi ko ba mag-apply. Nagkasabay kay ni Coach Rino sa Ginebra ulit nung bumalik siya? Hindi na. Pagbalik niya, doon ako na. Okay. What's the next photo? Next photo, please. Oh, yeah. JRU ito, legend. Ito, reunion na ng JRU to eh. Ano yan? Verde ni Bosong, Santa Maria. Nagbalik pa yan siya. Santa Maria. Doon siya na yan, malapit sa JRC, sa Max Restaurant. Mm-hmm. Yan, si Berhel, si Amang, si Philip, si Yuli Rodriguez, no? No, dami na rin ng guests dyan. No, Kalilan. Yung Mason Blero, si Bay Rocha. Oh, Oscar Rocha? Oh, kasi naglaro ng junior yan sa amin eh, sa JRC. Ah, JRC pala. Oh, junior bago magbaste, JRC yan. Okay. Pero hindi sa JRC, intersecondary. Pero... Yes. Oh. Okay. Tapos, kala ko sa Cebu. Si Mayor Berhel sa pinakabata eh, yata dito. Ano? Hindi na kayong picture nga, sila amang... Okay, bago lang yan. Matutuwa.
Pero coach, uso-uso naman yan. Mukhang madalas naman kayo mag-get together ng mga former JRC din. Oh. Yung ibang school. Nung isang araw naman, may picture si Coach Turo Valenzuela kasama mga FAU yeah. players naman. Nagsama Joel Valle. Nagsama-sama. So, ganun talaga. May tradition talaga. The UE players, they just got together also mm-hmm. recently. Nagsama-sama mm-hmm. yung mga former UE din. So, oh. nakatawa yung tradition. Ateneo, we've seen yung when we had sila... Marty Samson, di ba, last week, yung picture yeah. na nakasama sila before yeah. the pandemic. Yeah. So, iba rin talaga yung samahan ng mga schools when you play together and all of that. That's clear dun sa mga photos na napapakita natin dito. Di ba? Madalas kayo makita ni Sir Yuli, Coach? Madalas. Kasi nakatira siya sa Taytay. Bawat isang linggo, mapasyal siya kung saan siya sa kumakain. Madalas nag-usap kami, nagkikita-kita kami. Kadalasan, just Shangri-La sa mall. Okay. Kung kami nag-uwento, nagkakape, kumakain. Bisa pumapasyal sa TUP. Bago ako umalis, nagpunta ng TUP, kumain kami sa SM, Manila. Sino po mas magaling sa inyo maglaro? Ano mas magaling siya? Passer lang ako. Natawa si coach. Ball player lang ako. Ang laro ko lang, depensa sa magaling, sa kapasa lang. Ang naging una kong dinipensahan, si Archer, si Lemembeng. Wow. Eh, ang galing kumamit na sigo, puro tama ako sa sigo. O nga, nakaabot na kayo sa NC, ano? Exactly. 73 eh. Puro 5 pounds ako. Saba pinakamahirap mong ano binantayan, coach? Si ano, si Beg. Si Beg. Beg talaga. Last year na niya, rookie ako. Uh-huh. Si Beg magaling gumamit ng braso. Correct. Na ito na hindi naman siya tumutulak. Ang tigas ng braso pag gumanon. Pag inanon ng braso, hindi ka na makadikit sa kanya. Pero hindi siya tumutulak. Hindi siya tinutulak. Ang tigas ng braso nun, Beng. Tapos, titira siya ng babagal, sasabit ka, kapatabitin ka. Eh, gusto mo palpal? Wala. Foul. Pensan ko yung graduate ako. Tapos, shooter siya. So, lahat ng free throw niya, pasok, di ba? Correct. Oh. It seems siya pa rin mamihawag na rin. Hindi siya titira si Beng ng ano eh, nakadikit sa tao. Nakadikit siya. Yeah. Correct. Gagod na lang na tirang mabababa. Para ma-foul ka. Sid, sa kanya pa rin ba yung record? Ng what, which record? Scoring record for one game sa NCAA, 55 points. I think so. I believe so. That's ano pa yun. Second yata yung kay... 3 point. Yeah, 1974. Oh, iba yung isa. Yeah. Siya pa rin yan. Oh, iba rin scorer talaga. Coach, tapos may mga stints ka rin later on, no? After PBA, nag-PBL coach ka sa Blue. Tapos nag MBA ka rin. So halos lahat ng mga liga na lumalabas na lumilitaw, talagang considered ka as a coach, no? 'Di ba? Ang dami mo rin hinawakan ng mga players through the years. At ito yata yung current team mo, no? Tama ba? Oh, it's nice. The Greyhawks. Yeah, oo. Babata, oh. Tapos coach ngayon nasa ano ka? Nasa Thailand ka. Anong meron diyan? Bakit ka nandyan ngayon? ASEAN University Games. Hindi lang basketball to, may mga ibang event din. Andito okay. rin yung nanggaling dito yung NU Volleyball Men's. Silver sila. Pero naka-uwi na sila eh. Okay. Kalaban din nila yung Thailand. Tapos andito ngayon yung Ateneo Rowing. Rowing team. May laro sila ngayon. May laro sila. At pati kayo, may laro rin kayo today, di ba? No. Ang schedule talaga noon, 2 p.m. Nagkakabang na bago. Bronze against Singapore. Okay. For bronze. So ongoing na ngayon yun? Oo. Sabi ko, sinanagpaaro naman ako sa director namin. Kasi sabi ko, matagal na nakaset to. Oo nga, salamat po. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Sige, mas baka kasi ang talagang schedule nung ano natin, nagbago lang eh. Alright.
Well, I think this is our last photo, no? Yeah. Dun sa time capsule. So that was time capsule brought to us by Champs House of Chicken and Nihao Bread Bakery Tagaytay. Thank you so much. Please patronize yung produkto ng Nihao Bread Bakery at ng Champs House of Chicken. Okay. Coach, well, you know, so tagal ng coaching career, but nakwento mo sa amin yung mga different stages. Obviously, yung nga, hindi natin napag-usapan masyado yung mga MBA tsaka yung PPBL, but more or less, you've been able to share with us yung mga, you know, mga tidbits sa haba ng coaching career nyo. Natuloy pa rin hanggang ngayon, no? It has not ended. Natuloy-tuloy pa rin ang coaching ni Coach Arlene. Pero dahil nga, gahul tayo sa oras din, at alam natin, gusto mo tumakbo na to check on your team. We'll enter what we call the Twilight Zone, no? Ibig sabihin, patapos na yung ating show. The Twilight Zone is the last part of our show. We mga sub-segments kami rito. The first one is X's or O's, brought to us by Hinalaban Farms. Check out their Adlai Flour and Coffee. Go to hinalabanstore.com. You can buy it also on Lazada and Shopee. Yan, X's or O's tayo. Coach, may mga choices ako ibibigay sa'yo. Mamili ka lang. Hindi mo kailangan ipaliwanag kung bakit yun yung pinili mo. Kaya okay, mamili okay. Ka lang. Okay, listahan to. Alam mo naman to, nakapanood ka na rito dati. Okay, number one. Number one, ha? Jess Santa Maria or Amang Ladores? Mahirap mo na yan. Siyama kasi matagal nung nakasama. Si Jess kasi PBA. Siyama matagal kami magkasama sa... Pero sa ugali, halos pares naman yan. Maroon makisama. Okay. So, anong choice mo, Coach? Amang? Amang. Amang, okay. Ito, Coach, ha? hindi mo nakalaro ito, pero JRU big man to eh. Tapos yung isa nakalaro mo. Ed Carbajal or Jimmy Javier? Si Jimmy, kasi si Ed, sa amin, mas senior eh. Hindi ko na masyadong nakasama. Si okay. Jimmy matagal ko nakasama. Oh, so next, Coach, ha? Mga kalilan, Crispin or Cristino? Crispin, kasi yun ang barkado ko sa Rojas pa lang. Kung magkasama lang kami sa Rojas, okay. Si Tino kasi mas matanda sa akin. Di ba? Mas matanda sa akin. Okay. Ito, 1982 Masagana playing coach or Masagana head coach? Head coach. Okay, head coach. Coach Dante Silverio or Coach Sonny Jaworski? Matindi yan. Una-una, nagbigay sa akin ng break si Coach Dante. Okay. Pero matagal ko rin nakasama si Coach Joe. Mm-hmm. Kaya mahirap. Tabla. Okay, tabla tayo dyan. Okay. Shell or Ginebra? Shell kasi nag-head coach sa koron ng champion. Kaya lang, okay. Siyempre, madaming pasang kinebro, makamangan yung pero yung personal, ano kasi, Shell, siyempre, champion. Okay. Yeah. Cagayan de Oro Amigos or Nueva Ecija Patriots or Blue Detergent? Blue wins. Kasi taula ba? Ako na nag-coach sa kanya sa amateur. Oo nga. Did you sell the sea? Saka may mga dinevelop ako doon. Si Aris, dumaunahan. Yes. Develop ko doon eh. At least pumalik na PBA. Sa kasi Aris kasi, hindi yan naglaro na senior sa college. Hindi nga. Tama. Pero tumagal sa PBA, no? Oo. Binigyan ko ng pagkakataon sa sarili yung palagi ko siya kinausap na pagkakataon niya. Sabi ko, bibigyan ko siya lahat ng pagkakataon para at least naging ano naman siya. Kasi dalawa yan eh. Pati si... Talaga, Tagalasena. Kaya na si Lon, na-injured ka agad na yung kamay. Pag-dive sa bola na ano yung kamay. Kaya hindi masyadong nabigyan kasi na-injured. Okay. Ano, next tayo. Next tayo, Coach. Ha? Bobby Parks or Jamie Waller? Parehas lang sa akin siguro. Parehas. Okay. Jojo Martin or Dicky Bognot? Jojo Martin. Oh, okay. Romy De La Rosa or Noli Locsin? Parehas.
Parehas. Ito, Larry Villanil or Jing Ruiz? Larry. Larry Villanil. Okay. Mm-hmm. Bennett Palad or JB Gayoso? Gayoso. Gayoso. Wow. Okay. Charlie Fabis or Bear Navarro? Parehas lang, parehas. Maingat. Madami na yung tabla. Okay. Sani Cabato or Romy Mamaril? Sani. Sani Cabato. Ito, Romy De La Rosa ulit or Don Don Ampalayo? Don Don. Don Don, okay. Kasi Toto, sa... Okay, oh, sige, pareho ko nakatama sa RP team yan eh. Hmm. Okay, tama. 84. Okay. O next, Totoy Marquez or Dante Gonzalgo? Gonzalgo, okay. Tapos may last tayo, coach. Ha? Claude, pakita the usual photo that we show at the end. If you have it there. Yan. Ito, coach. Nora or Vilma? Vilma rin. Okay, Vilma na naman. Okay, so that was X's or O's for episode 140 brought to us by Hinilaban Farms. Check out hinilabanstore.com. Okay, let's move on to the next. Jay? Yeah. May sponsor ba tayo dito? Wala. Ah, okay, sige. This is a segment called Keep on Punching kay Noel Zarate. Ito, normally, ang normal question na dito, coach, how do you want to be remembered by the basketball fans in the Philippines? Anong gusto nyong legacy na import o na maalala sa inyo ng fans? Siguro yung katulad ng ginagawa ko ngayon, agad ngayon, nagkaano pa ako ng basketball clinic sa mga bata. Gusto kong doon ako makilala na nagtuturo talaga ako sa mga bata. Gusto kong makapag-develop na for the future sa mga bata. Sa totoo lang, meron ako ngayong apo sa Ateneo, okay. Nasa junior. Ang pangalan niya, Derek Dumangkas, kasi yung anak ko, ay, mother niya, anak ko. Yung galing sa akin sa clinic yun. Nasa junior na siya ngayon ng Ateneo. Tapos yung isa, kapatid niya, baka mapunta ng APU, junior din. UE. Tapos yung isa naman, na anak ko sa Kambal, ano rin sa Adamson, 15 anyos. Kaya lang, nakita ng anak ko yung, kasi taga Marilaw eh. Pag umuula, nagbabaha, baka daw ma-stranded. Kaya nagdadalawang isip siya na kung itutuloy niya sa Adamson. Eh, sabi niya, pag nag-batchon na ng konti, sa kanya itutuloy. Yun ang gusto kong maalala sa ng mga tao. Talaga nagtuturo ako sa mga bata. Talagang gusto kong makapag-develop ng bata for the future na pwedeng pakinabangan ng national team. Kasi madami nagtatanong sa akin, bakit daw sa US na ang gagaling kagad ng mga bata? Kasi sabi ko sa US, ang mga elementary coach nila doon, coach lang talaga. Hindi sila, wala silang ginagawa ibang trabaho. Kaya nakakapag-concentrate sila magturo. Eh dito sa atin, sa elementary, coach na teacher pa sa PE. Yung mga teacher na PE, nagtuturo sa klase, pagdating sa ensayo, gagawa pa ng lesson plan. Eh, hindi na natuturoan yung player. Di ba, pagod na sila. Kaya nga, sabi nga sa mga kakilala ko, sabihin nyo sa mga kilala nyo may ari ng eskwela, pag naglagay ng coach sa elementary, tatang coach lang. Hindi na yung teacher sa PE, nagtuturo sa klase, tapos magtuturo sa coach. Pagdating sa training, pagod na sa pagtuturo, hindi na natututukan yung player. Walang problema doon sa teacher na nag-coach eh. Kaya lang, dapat pag nag-coach na, huwag na pagturuin sa PD para may idea siya, may maayos niya, maigi yung team niya. Kasi siyempre, magtuturo ka sa PD, napapagod ka, tapos saka ka magpapainsayo. Diba, pagod ka na eh. Hindi ka na makakapag-concentrate sa pagtuturo sa pagpo-coach mo. Tapos, gagawa pa ng lesson plan. Di ba? Yun lang sa akin. Gusto ko maalala ng tao. Talagang nagpo-coach ako sa mga bata. Ituturo ko sa mga bata.
for the future nila. Well said. Coming from the 1984 RPU assistant coach and now the head coach of the TUP, the Greyhawks. Maraming salamat. Keep on punching. That's Keep On Punching from Nobel Zarate. Sige, Sid. Oh, Sid, ikaw naman. Yes, my section, coach, is brought to you by Founders Donuts Coffee and Tea. Doesn't get any better than this. Okay? Kahagat muna ako. Sarap tong donut na to. Agat. Napakasarap. Very good. Masarap. Coach, mag-uwi mo. Papadala kami sa'yo. Mm-hmm. Yes, yeah. So follow them on their social media pages on Facebook and Instagram. Coach, yung tanong ko sa'yo. Ang section na to is called Donut Regret. Okay? Kung meron kang pwedeng itanong, sabihin sa 15-year-old self, ano yun? If you can go back in time, what will you tell your 15-year-old self? Pero basketball related. Na coach, kung makakausap mo yung 15 years old ka. Ako ba mismo sa akin? Para sa akin? Anong advice mo sa sarili mo? Kung 15 years old ka pa, anong sasabi mo sa sarili mo? Think kasi binigay ko yung seryoso sa profession ko sa pagbabasketball. Kaya lang kasi nung araw, pababayaan ka lang ng coach eh. Eh, sabi ko nga, kung inabot, yung may mga nagtuturo sa aming coach talaga, talaga may mag-guide, siguro mas malayo pa mararating ko. Hindi ko rin alam, siguro talagang ganun ang ano, hindi naman ako, hindi. Wala. May tumatawag. Sa pagkakot sa may tumalayan dyan. Sige, mukhang may tumatawag na kay coach. That's, that was Donut Regret brought to you by Founders Donuts. Kasi okay. Sobrang na rin tayo sa ano. Okay, ngayon. Last na to, coach. Ha? Napasok tayo sa last part. Hello, Porky. Brought to us by Mang Lechon. Mang Lechon Kamuning and the White Plains Branches. Kung gusto nyo ng Cebu Lechon, call them Mang Lechon. Kung natikman nyo yan, siguradong mauhulog kayo sa sarap. Lechon. Okay. Coach, sa haba ng career ninyo in coaching na 1980s pa hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin. At syempre sa basketball playing days mo prior to that, ang dami mo siguro gustong pasalamatan, i-acknowledge. Pwede nang batiin ang pwede mo nang gawin ngayon yan, coach, bago tayo mag-adjourn. Ay, syempre, unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo tatlo na nabigyan niyo ako ng pagkakataon na ma-involve dito sa interview to. Pangalawa, sa mga naging player ko, mahirap magkita kung isi-send ko pa. At mga kasama ko sa mga coach, sana tuloy-tuloy pa tayo magturo sa mga bata. At sa nga pala, mayroon akong basketball camp pa sa August 13 ng Star. Every Saturday, Far East, Batang Court, basketball camp. Sa home court, sa Bonis, Mandaluyong. Every Saturday yun. Yung mga nakasama ko sa Heavy Bombers, sana nasa mabuti yung kalagayan. At sana makita-kita tayo. At yung mga dami kong players sa women's RP team, at least mag-chat-chat na lang tayo kung kailan tayo ulit magkikita-kita. Yung pleto sa Masagana 99, sila Aldo, sila Joel Santos, sila Leo Austria, at yung iba pa, si Ronnie Robles, sana magkita-kita tayo. Sila Jubinan, sila Magana, magkita-kita tayo. Sa kayo mga taga-Masagana, na player ko, sana magkita-kita tayo. Mas mahalaga magkape na natukwentuhan. At maraming salamat. Oh, yun na, coach. That's it?
Okay, thank you. Ha? Oh, yun na yun. So, kape na lang, ha? Hindi na beer ang yaya ngayon. Kape na lang. Thank you very much. Okay, Ted. Well, narinig natin ang kwento ni Coach Arlene Rodriguez. Thank you for joining us. Before we go, gusto lang natin siyempre pasalamatan ang San Miguel Corporation for being our partner as well as all our other segment sponsors. We thank PBA Archives as usual and Philippine PH Sports Bureau. Please follow them on Facebook para makita nyo yung mga kung anong meron sila dyan, mga memorabilia, etc. For part of the Global Ebolian Network, we greet the past week's birthday celebrants. Ito Esguera, nag-birthday. Si Boy Mora, nag-birthday rin. Pati na rin si Ato Agustin, konsehal. Happy birthday sa inyong tatlo. Ano pa ba? Next week, we have a new guest. We will announce it by Monday or Tuesday on our Facebook page. Hopefully, Noel Zarate is able to make the poster as soon as possible so we can announce that. Okay, so on behalf of Jay Mercado, thank you for joining us today. And then Sid Ventura, Coach Arlene, mabuhay kayo. Maraming salamat. Ingat dyan. Go for the bronze. Pagbalik nyo sa Maynila. Binabati ko. Kita-kits tayo, ha? Si Marlo Hakotin pala, nanonood din, ha? Marlo, thank you for Marlo Hakotin. Go for the bronze, Coach. Good luck, Coach, sa laro nyo. Okay. Maraming salamat for everyone who watched here. Thank you so much for guys who send the stars on Facebook. Please, continue doing so. Maraming malaking tulong sa amin. Maraming salamat sa inyo lahat. Charlie Kuna po, nagpapaalam na. Coach, mabuhay kayo. God bless everybody. We'll see you next week. Thank you. It's in the books right now. Bye-bye.